mga mainit na balita ngayong tanghali. Department of Agriculture, pinag-aaralan na kung ihinto ang importasyon ng manok sa Brazil na napaulat na kontaminado ng COVID-19. 1 hospital command center nahihirapan na sa pag-refer ng COVID-19 patients dahil sa kakulangan sa ospital. Mandatory na pagsusuot ng face shield sa trabaho at mga pampublikong sasakyan, epektibo na bukas. AFP at PNP handa na sa posibleng retaliatory attacks kasunod ng pagkakaaresto kay Abu Sayyaf leader Abdul Jihad Ebang Tusukan. Israel at United Arab Emirates nagkaroon ng makasaysayang peace deal. At subscribers sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue umabot na sa mahigit 1 million. Magandang tanghali mga kasambahay, at una sa ating mga balita, nakatakdang i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes ang bagong quarantine status sa Metro Manila at 4 na karatig lalawigan. Nabanggit ng palasyo na may maliit na posibilidad na isailalim sa modified general community quarantine ang Metro Manila. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Nabanggit ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang posibilidad na mailagay sa Modified General Community Quarantine ang National Capital Region dahil madadagdagan niya ang critical care capacity sa Kapitolyo, bunsod ng ilulunsad na 250-bed capacity sa East Avenue Medical Center. Dagdag pa rito ang pagpapahintulot na magamit ang public schools bilang isolation at quarantine facilities. Gayunman, nilinaw naman ng opisyal na remote possibility ito dahil malayo pa sa kinakailangang bilang ng araw ang case doubling rate ng coronavirus sa NCR. Sa Martes, August 18 na mapapaso ang umiiral na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Ayon kay Presidential Spokesperson Roque, sa Lunes nakatakdang i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong quarantine classification sa NCR at iba pang probinsya. Ang aking prediction po, wag lang lumala yung case doubling time, mag-improve pa sana na konti, baka mayroon pang possibility na mag-MGCQ na dahil napakalaki na ng critical care capacity ng Metro Manila with additional 250-bed capacity to the existing 1,500 lang naman na ICU. No? I'm talking of ICU. No? Itinanggi naman ng Duterte administration na ang pagtatalaga ng mga miyembro ng Interagency Task Force sa mga lugar para mag-monitor sa mga mataas ang community transmission ay dahil sa inability ng mga lokal na pamahalaan. Partikular ng 16 na syudad at 1 munisipalidad sa Metro Manila, gayon din ang mga probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ayon naman sa Duterte administration, bahagi ito ng pagpapaigting ng pagresponde kontra COVID-19 at bilang pagbibigay suporta sa mga lokal na pamahalaan. Hindi po yan mensahe na may problema mga LGUs. Ito po ay mensahe na kung ano pa ang kinakailangan ng mga lokal na pamahalaan, narito po ang national government, narito po ang national IATF para tumulong. Ito po ay nakita po namin na yung mga mayors po talagang ginagawa po nila ang kanilang mga tungkulin, at ito lang po ang gagawin po natin na parang tinatawag po natin na parang big brother natin at big sister yung ating mga cabinet members. Mas maganda po talaga na merong tinatawag nating closely nagsusupervise po sa baba para po ang maipaigting po natin hanggang po sa barangay. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling isasara ng Manila City Government ang ospital ng Tondo. Ito ay kasunod ng pagkakasakit ng may 32 doktor at nurse matapos mag-asikaso ng COVID-19 patients. Hindi muna tatanggap ng mga pasyente ang naturang ospital sa loob ng 10 araw maliban
na lamang sa mga makakailangan ng agarang atensyong medikal o yung tinatawag na emergency cases. Ang ibang pasyente naman na nais magpasuri sa doktor ay maaaring magtungo sa iba pang pampublikong ospital sa lungsod. Inilunsad na ang Bida ang May Disiplina Program ng Department of Interior and Local Government at ng Department of Health sa lungsod ng Marikina ngayong araw. At narito ang live report ni Vincent Arboleda. Vincent, ano itong Bida ang May Disiplina Program ng DILG at DOH? Aga itong Bida ang May Disiplina Sagot sa COVID-19 ay ang Behavioral Change Program na isinusulong ngayon ng pamahalaan, particularly nitong Department of the Interior and Local Government at ang Department of Health. Layo nito aga na mapalakas ang disiplina ng publiko sa pagsunod sa mga health protocols para masugpo ang COVID-19. Kabilang na dito ang pagsuot ng face mask, ang palaging paghugas ng kamay, ang pag-iwas sa mga bagay na di dapat hawakan, ang pananatili sa isang metrong distansya o physical distancing at ang pag-iwas sa pag-share ng mga fake news. Inilunsad din ngayong araw sa Marikina ang Barangay Disciplinary Brigade na siyang magsisiguro na nasusunod ng mga tao sa bawat barangay ang mga protocols na ito. Samantala, magpapatupad naman ng localized lockdown ng Marikina City Government sa mga cluster ng mga bahay, piling grocery and retail stores at palengke sa barangay ng Malanday, Santo Niño at Concepcion. Ito ay upang magsagawa ng contact tracing at massive disinfection at sanitation sa mga naturang establishment at lugar at mga kabahayan na mayroong naitalang kaso nitong COVID-19. Tatagal naman ng 2 hanggang 3 araw ang disinfection. Ang Malanday, Santo Niño at Concepcion ay ang 3 barangay sa Marikina na may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Aga sa susunod na 2 hanggang 4 na linggo ay magfo-focus ang Marikina City Government dito sa ginagawa nilang localized lockdown at contact tracing efforts at massive disinfection. Ito ay upang magkaroon ng mapigil nila ang nangyayaring pagkalat ng COVID-19, particularly dito sa 3 barangay na ito. Balik muna sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Vincent Arboleda, live mula Marikina City. Nahihirapan ang One Hospital Command Center sa pag-refer ng COVID-19 patients dahil sa kakulangan sa ospital. Alamin natin yan sa live report ni Asher Kadapan Jr. mula sa Makati City. Asher, gaano karami ang sumasangguni dyan sa COVID-19 Command Center? Ala, umaabot sa mahigit 100 ang mga tumatawag dito sa One Hospital Command Center para sa COVID-19 cases kada araw. Simula nang buksan noong August 6, itong COVID-19 Command Center sa isa sa mga pasilidad dito sa Metropolitan Manila Development Authority sa Makati City ay mahigit 500 na ang kanilang natulungan. Tumutulong ang COVID-19 Command Center na ito sa pamamagitan ng pagtatala ng bilang ng mga pasyente sa bawat ospital at isolation facility sa Metro Manila at karating na lalawigan. Kung may COVID-19 patient, maire-refer o maisasangguni ang mga ito sa mga kinauukulang ospital at isolation facility batay sa pangangailangan ng pasyente. Layo nito na babawasan ang paghihintay ng mga pasyenteng nangangailangan ng atensyong medikal. Nakatutulong rin ito na maiwasan na agad na mapuno ang mga ospital dahil matutukoy ng command center kung saang pasilidad maaaring dalhin ang isang pasyente. Ngunit sa isang panayam, sinabi ng kawanin ng OHCC na maging sila ay nahihirapan sa pagre-refer ng mga pasyente dahil sa kakulangan ng mga ospital. Bagaman problema rin ng command center ang kakulangan sa kanilang tauhan na nagpoproseso ng mga request at limitadong bilang ng linya ng telepono. Maaari namang kumonekta sa COVID-19 command center sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang mga linya ng telepono o di kaya ay sa pamamagitan ng Pure Citizens app na maaaring i-download ng libre. Ela, hayon pa kaya Health Undersecretary Leonardo or Leopoldo Vega, plano nilang dagdagan pa ang bilang ng mga kawani nitong COVID-19 Command Center at dagdagan din ang kanilang mga hotline number. Ela?
Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Makati City. Magpupulong ngayong araw ang mga opisyal ng Department of Education upang pag-usapan ang mga panawagang pagpapaliban sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Ayon kay Education Undersecretary for Curriculum and Instructions Diosdado San Antonio, kabilang sa kukonsultahin nila sa usaping ito ay ang mga regional director. Tatanungin nila ang opinyon ng mga ito kaugnay sa kanilang kahandaan na magpatupad ng blended learning approach. Tiniyak ng Department of Education na ang magiging resulta o desisyon nila sa issue ng ay depende sa magiging assessment ng buong kagawaran. Maulit ang typographical error sa broadcast materials ng Department of Education gaya ng nangyari sa test broadcast ng DepEd TV noong nakaraang Martes ayon kay Secretary Briones. At kaugnay niyan, may report si Dante Amento. Yes, Dante, ano ba itong error na binabanggit na nangyari noon sa broadcast materials ng Department of Education? Aga, inamin nga ni Department of Education Secretary Leonor Briones na nagkaroon ng typographical error o pagkakamali sa learning materials na kanilang ipinalabas sa unang araw ng kanilang TV test broadcast nitong nakaraang August 11. Subalit ayon sa kalihim, na-trace na nila ang pinagmula ng pagkakamali. Pinangunahan umano ng kanilang Bureau of Curriculum Group ang paggawa ng learning materials. Tama ang orihinal na inputs, ngunit nagkaroon ng problema sa pag-transfer o conversion ng kanilang technical team papuntang video o digital format. Binigyang diin ni Briones na hindi na dapat pa mangyari ang insidente at gumagawa na umano sila ng control measures hinggil dito. Dagdag pa nito, nakatutulong ang ginagawa nilang mga dry run sa iba't ibang learning modality tulad ng TV para malaman agad ang mga posibleng problema. Matatandaan aga na nag-viral ang post ng isang netizen nang mapunan nito ang mali sa grammar ng isang sample question na ipinalabas sa test airing episode ng DepEd. Ang TV test broadcast ay kabilang sa paghahanda ng DepEd para sa nalalapit na pasukan sa ilalim ng blended learning kung saan maaring gamitin ang kombinasyon ng TV, radio at printed modules sa pag-aaral ng mga estudyante. Aga, sinabi pa nga ng DepEd na sa ngayon ay hindi pa pulido maging yung content ng kanilang content ng programa na kanilang isinahimpapawid hanggang sa August 21 dahil unang beses lang umano nila itong ginawa. At humihingi din sila aga ng paumanhin at bukas naman umano sila sa anumang komento o kritisismo para mas mapabuti pa nila yung kanilang ginagawang trabaho. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture kung magpapatupad ng import ban ng manok ang Pilipinas sa Brazil matapos mapabalitang nagpositibo sa COVID-19 ang inangkat na manok ng China sa nasabing bansa. At para sa detalye ng ulat, narito ang report ni Ray Palayo live. Hey, gaano ba karami ang inaangkat nating manok mula sa Brazil at posible bang mahawa ang isang tao kung nakakain siya ng karne na kontaminado ng COVID-19? Hela, sa ngayon ay hinihintay natin yung detalyadong ulat mula sa Department of Agriculture. At sa ngayon ay nag-uusap-usap na yung mga opisyal ng DA kung dapat nga bang magpatupad ng import ban o dapat nga bang itigil ang importasyon ng manok diyan sa may area ng Brazil. At mismo si Agriculture Secretary William Dar ang sumagot sa atin. Sinasabi niya na understudy itong import ban ng manok sa Brazil.
Nitong Huwebes ay naglabas ng pahayag ang mga otoridad ng China sa Shenzhen City na nagpositibo sa COVID-19 ang mga pakpak ng manok na inangkat nito mula sa Brazil. Wala pang malinaw na ebidensya kung sa Brazil ba ito nakontamina ng COVID-19 o sa China na. Sa Brazil, ang Brazil ang pangalawa sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 na lumampas na sa 3 milyon. Ayon naman kay Agriculture Undersecretary Ariel Kayanan, mahigpit ang ginagawang pagbabantay sa border quarantine sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Yosek Ariel Kayanan ng Department of Agriculture. Ella, ayon sa World Health Organization, sa ngayon ay wala pang ebidensya naman na kung ang isang karneng kontaminado ng COVID-19 ay nakakahawa sa tao. Yan ang latest na pahayag ng WHO. Ella? So ang ibig sabihin nito, Ray, ay safe pa rin kumain ng manok. Sa ngayon, Ella, hinihintay pa natin yung maging yung statement din ng DOH tungkol dyan. Ano? Dahil wala pang tayong nakukuha na statement din ng DOH kung yun bang isang karne na kontaminado ng COVID-19 ay talagang pupwede na mahawa yung tao. Pero ang unang sinasabi dyan ng DOH prior to COVID-19, yung mga mikrobyo ay kamukha ng halimbawa yung African swine fever, no, yung mga virus na na-infect yung mga baboy. Ang binabanggit dyan ng DA at maging ng DOH na lutuin ng mabuti yung mga karne at doon ay namamatay yung virus. Pero dito sa COVID-19, Ella, wala pa tayong malinaw na statement from DOH. At maging ang WHO sinasabi, wala pang matibay na ebidensya na merong transmission from meat na from karne patungo naman sa tao nitong COVID-19. Ella? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Kinumpirma ng pamahalaan ang ulat ng coronavirus infection sa labas ng Auckland, New Zealand. Narito ang report ni Elsie Marcos. Isang kaso ng coronavirus disease 2019 ang kumpirmado sa labas ng Auckland matapos ang 102 araw na zero transmission sa New Zealand. Dahil dito, mayroon pang pinangangambahang 6 na probable cases. Ayon sa Ministry of Health, sa kabuuan, 36 na ang active cases sa bansa. 17 dito ang kaugnay sa outbreak sa Auckland. Given that all these cases are linked, we are treating them as a cluster, and what we know about clusters, as we've found out in the past, is that they do continue to grow. Dagdag pa ng health official, mayroong isasagawang surface testing sa isang cold storage facility sa Auckland kung saan nagtatrabaho ang isa sa bagong pasyente sa 4 na miyembro ng isang pamilya. Sumailalim na sa pagsusuri ang 3 sa mga kasamahan nito sa trabaho at iniimbestigahan ng pamahalaan ang posibilidad na bumiyahe ang virus sa pamamagitan ng isang refrigerated freight. Elsie Marcos, UNTV News and Rescue, New Zealand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong mga kontrabando na nakumpiska sa loob ng New Bilibid Prison ang winasak ng mga otoridad kahapon. Kabilang dito ang mga communication devices tulad ng cellphone, tablet at laptop. Narito ang ulat ni Mac Cordova. Hindi tumigil sa paglilinis ng New Bilibid Prison ang pamunuan ng Bureau of Corrections sa kabila ng nararanasang pandemya. Ito ang isa sa mga mensaheng na isiparating ng Bucor sa kanilang tuloy-tuloy na operasyon sa loob ng NBP. Ayon kay Bucor spokesperson Colonel Gabriel Chaklag, libo-libong mga kontrabando na ang nakumpiska ng kanilang mga tauhan mula noong Disyembre ng nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan. Kahapon, winasak ito ng mga otoridad sa harap ng main building ng NBP. Kabilang sa mga sinira ang mahigit 3,000 cellphone units, mahigit 1,000 cellphone chargers, mahigit 100 pocket wifi, 7 laptop, mga tablet, mobile signal booster amplifier at iba pang communication devices. Maging ang mga nakumpiskang tubako at sigarilyo ay sinira rin kasama ng iba pang prohibited items gaya ng smartwatch, digital camera, DVD player at PlayStation.
Ang mga kontrabandong ito ay patuloy umanong naipupuslit ng mga PDL sa iba't ibang paraan upang maipagpatuloy ang kanilang mga ilegal na gawain sa labas ng NBP. Just imagine ito, isang cellphone lang pag ginamit sa illegal transaction sa drug sa labas, ilang buhay ang masira, ilang buhay ang sisirain. So just imagine ito, 3,817 cellphones, whether keypad or digital, ganun din yung effect nun. Pag ginamit ng mga illegal, mga drug personalities, ginamit nila sa illegal transactions sa labas. Aminado naman si Chaklag na dahil sa lawak ng perimeter ng security camp, may nakakalusot pa rin mga kontrabando. Tulad na lamang ng 9 na hektaryang maximum security camp na binabantayan nila. How about the other camps? So hindi mo talaga mababantayan yung the whole perimeter. If you were here last time, nung nag-ikot tayo ng perimeter ng maximum security prison, ay nakita nyo kung gaano kadali ang magbato ng contrabands sa loob. Tiniyak naman ng Bucor na ginagawa nito ang lahat upang mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng Bilibid. Samantala, sinagot naman ang ilang reaksyon tungkol sa ginawang pagsira sa mga gadget tulad ng laptop at pocket wifi na sana'y ibinigay na lamang sa mga nangangailangan, partikular na ang mga estudyante sa distance learning. Ayon kay Colonel Chaklag, pinag-isipan muna nila ito at napagdesisyonan na pinakamabuti umano na maipakita sa taong bayan na walang mapapala sa mga bagay na galing sa illegal na gawain. Hindi rin umano makatitiyak na malinis ang mga gadget at gumagana. Mark Cordova, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakahanda ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa posibleng pagsasagawa ng retaliatory attack ng bandidong Abu Sayyaf. Kasunod ng pagkakaaresto kay Abu Sayyaf leader Andul Jihad Edang Susukan sa Davao kagabi. Para sa kabuuan ng ulat, may live report si Leia Ilagay. Leia, nasaan na itong si Susukan at anong paghahanda ang ginagawa ng security forces natin? Agad si Susukan ay kasalukuyang nananatili ngayon dyan sa opisina ng Police Regional Office 11 at sumailalim nga ito sa medical check-up at sa booking procedure matapos na maaresto kagabi. At sinasabi ng Armed Forces of the Philippines, AGA, na malaking dagok nga sa hanay ng bandidong Abu Sayyaf ang pagkakaaresto kay Abu Sayyaf leader Andul Jihad Edang Susukan dyan sa barangay Maa, Davao kagabi. Kaya naman ipinag-utos na AGA ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa mga sundalo at pulis ang mahigpit na pagbabantay sa posibleng paghahasik ng kaguluhan ng mga supporters at tauhan ni Susukan bilang paghihiganti. Handa ang salatang lakas ng Pilipinas upang supilin, pigilin at hadlangan ang anumang masamami ng pinaplano. Sa mga mangyayaring katulad nito ay alam natin na maaaring meron siyang makasamahan na magtatangkang gumawa ng kaguluhan o karahasan, subalit hindi yan natin paihintulutan at hahadlangan natin yan. Lahat ng ating mga tropa ay nakaambahintil sa bagay na yan. Kaugnay nito, sinabi naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banac na magkakaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay ng mga nabiktima ni Susukan. Kaya ang pagkakaaresto dito kay Edang Susukan ay magbibigay hustisya sa mga naging biktima na kinasasangkutan nito, no, ng mga karahasan. Kagabi na aresto ng Davao Police sa Susukan sa bahay mismo ni MNLF Chairman Noor Miswari. Kung paano siya na biwara ito para sa bahay ni Noor Miswari, we want to avoid yung mga worst case scenario ba? There was negotiation na ginawa. Binibigay na rin sa police.
Matapos sa aga ma-aresto ay isinailalim na rin ng Davao Police sa booking procedure at medical check-up si Susukan. Si Susukan ay sinasabing magpapagamot kaya't nagtungo sa Davao na nahagip naman ang intelligence ng Philippine National Police. Nakatakda itong i-turnover ng PNP kay AFP Chief of Staff Lieutenant General Gilbert Gapay Jr. na nagtungo na dyan sa Davao para naman sa usaping pangsiguridad. Ito'y bago i-turnover sa Court of Origin sa Regional Trial Court 9th Judicial Region sa Hulo na siyang nag-issue ng mga warrant of arrest ni Susukan. Si Susukan ay mayroong 34 o 34 na warrant of arrest at siya ay kinabibilangan ng 23 kaso ng murder, 5 kaso ng kidnapping and serious illegal detention at 5 kaso ng frustrated murder o 6 na kaso ng frustrated murder. Aga? Okay, maraming salamat. Lea Ilagan, live mula Camp Crame. Epektibo na bukas ang mandatory na pagsusuot ng face shield sa trabaho at sa mga pampublikong sasakyan na layong maiwasan ng lalo pang pagkakahawaan ng COVID-19. Narito ang report ni Joan Nano live. Joan, paano ang magiging sistema nitong mandatory face shield sa mga pampublikong sasakyan tulad dito sa Metro Manila, no? Dahil suspendido pa rin ang public transportation. Ella, hindi pa sakop ang Metro Manila dito sa pagpapatupad ng mandatory face shield sa mga pampublikong sasakyan dahil epektibo pa lamang yung kautusan na yan doon sa mga lugar na nakapailalim na lamang sa general community quarantine at modified general community quarantine kung saan pinapayagan yung pagbiyahe ng mga pampublikong sasakyan. Kaya naman simula bukas, August 15, ay obligado nang magsuot ng face shield ang mga pasaherong sasakay ng tricycle, jeep, bus, taxi, barko at eroplano, basta lahat ng uri ng public utility vehicle. Ayon nga sa DOTR, ang sinumang pasahero na tatangging magsuot ng face shield ay hindi papayagan na sumakay ng PUV. Bukod nga sa public transportation, Ella, mandatory na rin ang paggamit ng face shield ng mga empleyadong pumapasok sa opisina at mga pabrika. Magiging epektibo rin yan simula bukas. At ang paalala nga ng Department of Labor and Employment, ang mga employer ang dapat na magbigay ng face shield sa kanilang mga empleyado upang hindi na gumastos ang mga ito. Pwedeng pagmultahin ng dole ang kumpanyang hindi susunod sa polisiya o pwede rin kausapin lamang ayon nga kay Secretary Bello, pero dedepende yan sa sitwasyon. Layon pa rin ang mandatory face shield na mabigyan ng ekstrang proteksyon ang ating mga kababayan upang hindi na mahawa ng COVID-19. At batay nga sa pag-aaral ng mga eksperto, Ella, posibleng mabawasan ng nasa 80% ang posibilidad na mahawa ng COVID ang isang tao kung nakasuot ito ng face shield at iba pang uri ng personal protective equipment. Ella? Alright, tulad nga dito sa UNTV ay binigyan na rin nila ako ng face shield at may kasama pang face mask. Kaya maraming salamat UNTV. At ganun din sa iyo, Joan Nano, maraming salamat sa pag-uulat mo. Inaasahang magkakaroon na ng maayos na ugnayan ang Israel at United Arab Emirates matapos ang makasaysayang paglagda sa isang diplomatic agreement. Narito ang report ni Domer Peñaranta. Pumayag na ang Israel na suspindihin ang mga plano nitong idagdag sa kanilang teritoryo ang West Bank, partikular ang bahagi ng Judea at Samaria. Mismo si US President Donald Trump ang nag-anunsyo ng matagumpay na kasunduan. Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. Dahil dito, may posibilidad na ring maayos ang relasyon ng Israel sa iba pang bansa sa Middle East. Ito rin ang inaasahan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Now that the ice has been broken, I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates' lead.
Kabilang naman sa nakapaloob sa kasunduan ng pagtatayo ng mga embahada, pamumuhunan sa Israel economy, kalakalan, direct flight sa pagitan ng Tel Aviv at Abu Dhabi, investment sa mga hakbang ng Israel na makagawa ng COVID-19 vaccine at cooperation sa usapin ng energy at water. Nomar Peñaranda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, bubuo ng isang task force ang Pentagon na mag-iimbestiga sa umano UFO sightings ng U.S. military aircraft. Isa si Deputy Secretary of Defense David Norquist-Will sa tutulong mga siwa sa task force na inaasahang formal na ilulunsad sa susunod na linggo. Matagal nang alintana ng mga miyembrong U.S. Congress at mga opisyal ng Pentagon ang presensya ng unidentified aircraft na namataan sa mga base militar sa Estados Unidos. Pinayagan ng makapasok sa Negros Oriental ang mga umuwing locally stranded individual at returning overseas Filipino. At may report si Irish Madelo live. Irish, saan galing yung mga stranded na residente at mga balikbayan na pauwi ng Negros Oriental? Aga, karamihan sa mga pauwi ay galing sa iba't ibang probinsya ng Cebu at Bohol. At yun nga, pinayagan silang makapasok na o makadaan sa border ng Negros Oriental. Tinanggal na ng mga otoridad ang border restriction sa Negros Oriental at pinayagan na makapasok ang mga locally stranded individuals at returning overseas Filipinos. Noong August 8, nagpatupad ng restriction sa lalawigan dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa lahat ng mga papasok, kailangan muna mag-comply ng mga hinihinging dokumento kagaya ng medical certificate at travel authority o travel pass galing sa PNP. Sa mga walang pribadong sasakyan, kailangan muna ng confirmation galing sa kanilang local government unit na may maghahatid sa kanila papunta sa kanilang destinasyon. Sa probinsya ng Negros, Negros Oriental ay isa sa ginawang transit points ng mga LSIs at ROFs. Kasama na dito ang papunta sa National Capital Region at ilang lugar sa Mindanao. Irish Madelo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat, Irish Madelo from Cebu City. Nagsimula ng magsiuwian sa kanikanilang probinsya ang mahigit 300 Filipino deportees na dumating sa Zamboanga City mula Malaysia. May report si Val Villaflor live. Val, taga saan ang probinsya ba ang mga yan? Ela, sa 400 Filipino deportees na dumating dito sa Zamboanga City kahapon ng hapon, sakay ng Allison Shipping Boat, 301 dito ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao, at 42 naman ay mula sa iba't ibang lugar sa bansa. At sinimula naman kaninang madaling araw ang pagsundo ng mga LGU upang maibalik sila sa kanilang probinsya. Maaari lamang kasing manatili ang mga ito sa loob ng 12 oras sa lungsod dahil sa kakulangan ng mga isolation facility dito. Ayon sa DSWD, bagamat nagnegatibo ng mga ito sa COVID-19 bago pa man sumakay ng barko, subalit isa sa ilalim pa rin sila sa 14-day mandatory quarantine. At kulang 5,000 deportees pa ang uuwi ng lungsod mula Malaysia na ang susunod na batch ay inaasahang darating sa katapusan ng buwan. Sa Tawi-Tawi, Ella, lifted na ang suspension ng pagpapauwi ng mga LSI at ROF sa lalawigan mula sa Zamboanga City. Ito'y matapos na pansamantalang itinigil ng 2 linggo ang pagpapauwi sa mga ito
dahil sa pagpalo ng COVID cases dito. Ngunit suspendido pa rin ang lahat ng commercial flights hanggang September 15. Samantala, nananatili namang COVID-free ang probinsya matapos gumaling ang huling pasyente nito lamang Martes. At yan ang latest dito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Val Villaflor, live na nag-uulat mula sa Zamboanga City. Posibleng makasuhan ang isang guro sa bayan ng San Pascual, Masbate dahil sa paglabag sa quarantine protocol. At narito ang report ni Jerry Galicia live. Jerry, ano ba ang nagawang paglabag niyang guro na yan? Aga sa kabila kasi na naka-home quarantine ito nung hindi na kumpirmang may sakit. Ayon sa initial information ng Provincial Health Office, so nangangarap na ng detalye at informasyon ng mga kawan ng Provincial Health Office sa dalawang unang kaso ng COVID-19 sa San Pascual, Isla ng Burias. Kung lumabag ba ang mga ito sa pinatutupad na health protocol ng Provincial Interagency Task Force o IATF. Sina Bicol 596 ay isang APOR o Authorized Person Outside Residence at Bicol 597 na asawa nito ay kinuha ng swab sample August 3. Lumabas ang resulta posibo sa virus August 7. Bate sa ulat na nilabas ng San Pascual LGU mula July 23 hanggang July 29 ay marami ng lugar at napuntan sa siyudad ng Masbate. At Jerry Galicia mula Masbate City. Umasenso dahil sa pag-ukit ng mga furniture sa Laguna ang isang dating OFW na nawala ng trabaho dahil sa kasalukuyang pandemya. Narito ang report ni Marcos Doria. Libu-libong mga overseas Filipino workers ang nawala ng hanap buhay at napilitang bumalik ng Pilipinas dahil sa pandemyang dulot ng bagong coronavirus. Isa na rito ang seafarer na si Arnel Bagayanan, natubong Paete, Laguna. Ayon kay Arnel, 28 taon na siyang nagtatrabaho sa barko bilang fruit at ice curbing maker. Dahil sa kanyang talento, nakapagpatayo na siya ng bahay at nakapagpatapos na rin ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Ngunit dahil sa pandemya, nawala ng trabaho si Arnel, kaya nagdesisyon na lamang na umuwi ng Pilipinas upang makapiling ang kanyang pamilya. At simula nung magkaroon ng salot na COVID na yan, kaming mga OFW, mga seaman, pinauwi kami lahat dahil yung hanap buhay namin sa ibang bansa, humina. Ang mga pasahero ay mga natakot na mag-cruise sa mga barko namin. Sa ngayon, pag-uukit din ang pinagkakaabalahan ni Arnel, hindi na nga lamang sa mga pagkain at yelo, kundi sa mga furniture. Dahil diyan, patuloy niyang nagagamit ang kanyang talento at kumikita pa ng maganda. Marcos Doria, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang panibagong milestone ang naabot ng UNTV News and Rescue YouTube channel dahil umabot na po sa 1 million ang subscribers nito. Ang good news, iahatid sa atin ni Mirasol Abogadil. Umabot na sa 1 million ang subscribers ng UNTV News and Rescue sa video sharing platform na YouTube. Ang UNTV nakilala sa dalawang brands, ang UNTV News and Rescue at UNTV Public Service ay nakatuon sa pagsasahim papawid ng mga makabuluhang programa. Ang mga panoorin sumasahim papawid sa istasyon ay nagsusulong ng mga positibong pananaw at kaugalian. At kahit na naapektuhan din ng pandemya ang ilang mahahalagang operasyon ng UNTV, hindi naman ito naging hadlang upang maipagpatuloy ng istasyon ang advokasya nito na pagtulong sa kapwa. Sa halip, naging daan pa ang coronavirus pandemic sa pagkabuo ng mahahalagang programa ng istasyon. Kabilang narito,
ang serbisyong bayanihan na konsepto ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Layo ng programa, hindi lamang ang agarang maabot at matulungan ang ating mga kababayang lubhang naapektuhan ng pandemya, kundi mabigyan din ng pagkakataon ang mga nais na makagawa ng mabuti sa kapwa. Sa lahat po ng gustong yung tao na tumutulong po sa amin ngayon, maraming salamat po kahit hindi ko po kayo kakilala. Maraming salamat po. Ilan pa sa mga programa ng UNTV na public service centered ang serbisyong kasangbahay, Doctors on TV, Lifesaver at marami pang iba. Patuloy din ang paghahatid ng istasyon sa publiko ng bago at napapanahong balita hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Mirasol Abugadi, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Miss na ba ninyo ang mag-travel? At habang hinihintay nating maging ligtas na, maaari nyo lang munang silipin ang must-see and experience extreme adventure ng Cebu sa throwback vlog ni Brian Evangelista. Siguro nagtataka kayo bakit nabansagan ang inyong lingkod na Boy Basa. Ngayon, malalaman nyo na sa throwback vlog kong ito kung bakit nga ba. Bago pa man magka-COVID at sa panahong wala pang social distancing, we are blessed to experience a one-of-a-kind adventure na very exciting. Ito ay isang uri na extreme sports kung saan kailangan mong tumalon, magpadulas, lumangoy at iba pa habang binabaybay ang kahabaan ng ilog na napapagitnaan ng malalaking bangin o canyons. Kung may lakas loob kayong subukan ito, kailangan lang magpatala sa Alegria Registration Office. Mahalagang magpasama sa accredited local guides dahil sila ang mas nakakaalam kung papaano magiging safe and enjoyable ang inyong pagdayo. Sa wakas, nandito na kami sa pasimula ng ating extreme adventure dito sa Canlaob River sa Alegria. Dahil dito magsisimula ang ating canyoneering. Kailangan lang complete gear. Meron tayong helmet para protection natin. Kung sakali tayong madulas, hindi tayong maumpog sa mga bato. At life vest para tayo lumutang dahil may mga lugar dito na malalalim. At syempre, EFS na rash guard para hindi tayo masyadong lamigin habang binabaybay natin ang Canlaob River. Tara! A sight to behold nga ang ganda ng lugar. Bukod sa mismong exciting water slides ang mararanasan ng barkada at challenging cliff jumps. Nasa 5-6 kasi ang maituturing ditong major jumps kung saan talaga namang mapapasigaw kayo. At maaari ding mag-relax at magpalutang-lutang sa majestic blue waters ng Canlaob River. Kaya hindi namin namalayan ang 3 oras dahil masusulit ng pamilya o magkakaibigan ang super exciting and memorable canyoneering dito. At ang aming finish line ay ang masarap na tanghalian sa Kawasan Falls, kung saan kasama na ang lunch sa babayaran yung tour package, kaya worry-free. Kaya huwag nating dayuhan sa sarili nating bayan, tuklasin ang natatagong yaman ng ating kalikasan. Mula dito sa Batyan, Cebu, Brian Evangelista. UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Anyayahan sa isinasagawang Global Prayer for Humanity, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat, ano man ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos gabi-gabi.
bahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling mapanood ang CNews, maaari nyo itong balikan sa aming official YouTube channel. I-click lamang po ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya click, subscribe, and share. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at tinaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mang panig ng daigdig. Diyos ang aming sandigan at serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.